bata. Kasama pa rin natin si Edward at si Jeremy. Una muna natin i-congratulate si Edward kasi talaga sa successful niyang Kumu show, yes, na mixed kwentong barber. Congratulations. Thank you. Anong pakiramdam na meron ka ng sariling talk show? Masarap talaga sa pakiramdam. Kasi yung team ko unang-una galing sa mix din. So yung mga kasama ko sa mix dati, yung mga writers at Tiana at Felice, they're still with me. Pero it's nice kasi parang with my team, nakabuo kami ng show na successful. Parang we did it ourselves. Parang syempre kasama din yung fans, kasama din yung buong production, pero parang we did this together. At naging successful yung show at nag-enjoy kaming lahat, parang hindi kami nagtatrabaho. So yun lang, masarap talaga sa pakiramdam. Uy, pero congratulations, Edward, ito ah, ang daming feedbacks talaga na ang galing mong mag-host. Yeah. Anong feeling na ganun, nakikita ng mga tao na talagang kayang-kaya mo yung ginagawa mo? Nagugulat po ako kasi hindi ko in-expect na ito yung magiging career path ko nung pumasok ako sa PBB. Akala ko acting, akala ko yun, dun lang ako. Pero nung na-discover ko to, marami akong mga mistakes sa hosting, yung nabulol ako sa spiels. Pero na-realize ko, dito ako nag-i-enjoy kahit nahihirapan ako. Kahit na-challenge ako. I'm having fun. So nahanap ko yung passion ko, yung gusto kong gawin. At yun yung secret eh, di ba? Sa trabaho natin dito sa industriya, dapat talaga, kahit mahirap, mahal mo. Yes. Oo. At yung, minsan kasi sobrang tagal mo na dito sa industriya, hindi mo pa nahahanap kung saan, yes, ka pa talaga. Oo. Ito, early talagang. Early. At early. At very early talagang nalaman mo na kung saan ka at saan ka magiging happy. Yes. Correct. Saan, we're very happy for you. So ito sa show mo na to, sino yung, or ano yung pinaka-memorable na guest? So far, yung pinaka-memorable na si Miss Regine po Velasquez. Aww, kasi, syempre pag nasa ASAP tayo, si Miss Regine yun, focused yun, di mo siya makausap masyado. Pero ito, talagang yung buong point ng show is para makilala namin yung guest behind the image ng artist. So, icon naman si Miss Regine, pero sino siya as a mother, as a friend, as a wife. So, ang dami niyang sinabi dun sa episode na yan na natuwa lang ako na narinig ko yung mga ganyan experiences. Pero later, excited din po ako kasi mamayang gabi po, 6 p.m. We will have Ate Bea Alonso po sa show. So excited po ako to talk to her. Yun po, sa Mix PH on Kumu. Yan. See you guys there. Wait, pero in fairness talaga, no? Si Miss Regine ba talagang hindi yan siya? Very...